Hello! Kamusta kayo dyan mga kasosyo? Ang vlog na ito, ang vlog na ito ay iba dahil walang real talk content tong vlog na to. Gusto ko lang na mag-update sa inyo about dun sa tinatrabaho nating mga libro na garantisadong makakatulong para sa ating lahat. Bago ang lahat, ang video na ito ay in-sponsored ng PDF Element ng Wondershare. Mabait sila masyado para tulungan ako na equip para tapusin yung mga librong ginagawa natin. Dahil magkakasama tayong sinimulan tong libro na to, gusto ko rin magkakasama rin tayong tapusin. Dahil sobrang special sa akin itong libro na to. Dahil hindi ko naman ito magagawa ng mag-isa. Kasama ko kayo dun sa paggawa nito. Kaya sama-sama rin tayong tapusin to. Tara, simula na tayo. Nagsimula pumalo itong YouTube channel natin nung buwan ng July. Yung buwan na yan. Nagsimulang ma-discover yung channel natin dito sa YouTube. At mula nung panahon na yun, parami ng parami yung nakakita sa atin at nakakapanood. At dinagsana kaagad tayo ng maraming comments at saka mga personal messages. Mula nung unang kabanata na yon ng YouTube channel natin, hindi ako ganun kahanda kung paano ko i-handle yung amount ng yung volume ng inquiries natin. Siyempre, entrepreneur tayo, mag-isip kaagad tayo ng solusyon dun sa problema na yon na sobrang daming volume. At after 2 months nga nung dumagsa yung problema na yon, dahil busy rin tayo sa mga negosyo ko, wala ibang solusyon kung hindi magsulat ng libro para nandoon na lahat ng maayos na impormasyon na mga kailangan natin. At nung August nga, in-announce ko na gagawa tayo ng 5 libro, garantisado na nandoon na lahat ng sagot halos ng mga kadalasang tinatanong sa atin dito sa YouTube channel. At gusto ko rin dun i-share yung detailed na mga kwento, ng mga istorya nung 10 taong nangyari sa akin sa pagninegosyo. Pero mula nung August hanggang ngayon, napatunayan ko na hindi pala ganun kadaling gumawa ng libro. Kala ko simple lang, no? Sulat-sulat ka lang. Pero hindi. Maraming bagay-bagay. Pero kahit na marami rin pagkakataon na gusto ko nang ihinto, na huwag ko na ituloy dahil sobrang nahirapan ako dahil syempre dyslexic tayo, hirap tayo sa mga salita-salita. Pero kailangan talaga nating i-produce yung libro. Kaya nandito na nga tayo sa huling parte nung pagtapos ng libro. Syempre hindi ko ginawa ng solo lang yung libro. Bago ko nung nasa kalagitnaan na ako, humingi rin ako ng mga payo mula dun sa mga tao nakagawa na rin ng libro. At in-advisean nila ako ng isang malupit. Sabi nila sa akin, matapos ko man yung 5 libro ngayon, sundin ko daw yung payo nila na isa lang muna ang ilabas ko. So that I can learn mula dun sa simula at may improve po dun sa pangalawa, may improve po dun sa pangatlo. Make sense. Tama nga naman. Ako lang kasi gusto kong tapusin kagad yung libro para matanggal na sa isip ko, para makamove on agad ako kung saan ako gusto mag-focus na susunod dito sa mga negosyo natin. Sobrang time consuming talaga sa utak ko yung pagtapos na itong libro. Kaya gusto ko matapos lahat. Pero sige, so sinunod nga natin yung mga payo ng mga nakapagsulat na ng libro. At ngayon, isa lang ang ilalunch nating book. Isa lang muna. Tapos sa susunod na, after ilang buwan, doon ko naman ilalabas yung susunod kasi 5 lahat yun. 5. Pero itong unang libro natin, hindi pa ito yung book 1. Ito yung book 0. Ito yung libro na preparasyon ng utak natin para dun sa mga detailed ng book 1, book 2, book 3, book 4, book 5. Ito yung naging strategy natin sa pag-execute na itong 5 libro. May book 0 muna ngayon. Book 0. Tapos na yung manuscript nitong book 0, pero gusto ko kayong isama sa pagtapos, yung pinakapagtapos. At kinontak nga ako ng PDF Element kasi nabalitaan nila na gumagawa ako ng libro at natapos ko na to. At mabait sila para ipagamit sa akin yung software nila kasi pag gumawa ka ng libro, syempre sa Microsoft Word lang yun. Tapos kailangan ko i-PDF yun para ma-iprint sa mga printer. Yung mga PDF na software, may bayad yung mga yon. At kaya itong PDF Element, generous enough para ilibre tayo yung software nila para magamit natin sa pagtapos na itong libro. At gusto ko sa inyo ipakita ngayon yung content ng librong Book Zero. Para mapakita ko sa inyo yung content ng libro natin, punta tayo dun sa monitor ng laptop ko para ma-share ko sa inyo yung screen. Okay, so gagamit tayo mga kasosyo ng PDF Element ng Wondershare. Ito yon. So buksan natin. Okay, so ito na yon. Gagawin natin, dahil tatapusin nga natin itong libro, kasama tayo, kailangan nating create PDF. At hanapin natin yung Microsoft Word nung ginagawa nating libro. Okay? Yung Microsoft Word, ginagawa ng PDF na itong software natin. Okay, tapos lang. Ayan, PDF na yung ating file. So pumalo ng 200 pages plus etong libro natin na to. Una nating libro. At ang title ng libro natin ay, wala na ba kayo? Ang napili nating title ay, eto, Negosyo
real to. Pero sasama ko nga kayo sa pagtapos ng libro, edit natin to, maliit, edit. Kagandahan dito sa PDF element, kahit PDF na yung file mo, pwede mo pa rin edit. Lakihan natin tong title. Siyempre, kailangan malaki to. O yan, ito yung title natin, Negosyo Real Talk by Arvin Urrubia, version 1. Ayan yung mga topic, na ito yung mga content. Pumapatak na siyam na chapters. Ngayon, papasadahan natin lahat. So, nag-umpisa tayo dito sa chapter 1, kwento. So, kwento lang ako, nagkwento ako ng nagkwento dito. Yung buong detalye ng mga kwento natin sa pagninegosyo, tinalakay ko rito. Yung una kong negosyo, yung mga bigo kong negosyo, yung pag-realize natin na ano yung kaugnayan ng mga bigo na yun ngayon sa tinatamasa nating tagumpay ng mga negosyo ko ngayon, yung pinaka-latest kong nalugi na business, yan, opportunities in disguise. Ayan. So, Tagalog to, mga kasosyo, gaya ng request ng karamihan, enjoy every milestones. Chapter 2, ang mission. Ito yung tinalakay ko dito, yung pinaniniwalaan ko na nasa mission kung bakit nagpapatuloy pa rin ang mga taong nabibigo. Malamang may mission yun. At yun ang importante sa panahong bigo ka. Sa panahong nagtatagumpay ka, di mo kailangan ng mission-mission. Pero kapag pumapalya-palya ka na, nasa mission kung bakit ka lalaban pa rin. Paniniwala ko sa negosyo, diniscuss ko rito, yung pangarap. Ano yung pangarap? Yung sistema. Kailangan may mission. Yan, tinalakay ko rito. Ito, ano pa? Chapter 3, malaki pa sa buhay. Yung life works na napakagandang topic. Yan, tinalakay din natin dyan. Paano magkaroon ng big dreams? Saka anong gagawin mo sa big dreams mo? May malaki kang pangarap. Yung mga pangarap na nawala, diniscuss din natin dito. Yung mga kapalpakan, diniscuss din natin dito sa libro na to. Tungkol sa himala, diniscuss din natin dito. Ang parte ng mga magulang sa pagninegosyo, at kung magulang ka na, yung maaari mong contribution sa mga anak mo kapag nagplano na rin sila magnegosyo. Kwento ko dito yung parte ng magulang, yung part ng mga magulang ko sa mga nagawa ko, mga nangyari sa akin na napakalaking bagay pa. Tinalakay ko ang sugal mindset, yung pagyaman, nandi dito rin. Ano pa? Chapter 4, tungkol sa pag-uutak. Mag-iisip ka ng yung tungkol sa pag-iisip ng malaki. Kasi tayo, madalas, maliit lang tayong mangarap. Maliit lang mag-isip. Ayan. Etong libro na to, hindi ko gustong magbigay ng talagang konkretong sagot. Ang goal nito matuto tayong mag-isip. Kasi pag na-impluensyahan ko kayong mag-isip, kahit hindi nyo na ako tanungin, kayo na mismo makakahanap ng sagot. Dahil hindi ko naman hawak talaga lahat ng sagot. At walang taong may hawak nun. At walang may isang librong may hawak nun. Kaya in-emphasize ko dito yung tayo dapat mismo ang mag-isip. Matutong mag-isip. Hindi normal. Paghahasa ng utak, dinalakay natin dyan. Ano pa? Tamang negosyo para sa'yo. Kung ano yung hindi lahat ng negosyo para sa'yo o bagay sa'yo. Kung paano mahanap yun, nandito rin sa libro na to. So, book 0 nga to. Preparasyon to para dun sa detalyadong book 1. Ano yung book 1 natin? Tandaan nyo ba? Yung book 1 kasi natin, how to start a business without any money. Book number 2, how to start a business even you have current work. Book number 3, how to make your current business profitable. Book number 4, how to become a super rich. At book number 5, my life principle, kung bakit ganito ako magtrabaho at mag-isip. So bago yung limang libro na yan, etong libro na to, book 0, etong Negosyo Real Talk, ang preparasyon para dun sa limang libro na yon. Para magkakaintindihan tayo ng malupit. Ano pang tinalakay natin dito? Mahabang lakbayin. Yeah, mahabang proseso ang lahat. Focus on your own business. Disiplina sa pera. Yan. Dapat mapag-usapan ng detalyado. Saan kukuha ng pera? Tinalakay din natin dito. Ano pa? Matipid na negosyante. Frugal entrepreneur. Trabahuin ang oportunidad. Tungkol sa delay gratification, tinalakay din natin dito. Yung kwento ng mga buhay ko na walang progreso kung natatamasa, kwento ko rin dito. Tungkol sa mentor, huwag umasa sa gobyerno. Maging bibo, maging aktibo sa mga bagay-bagay, huwag yung parang semi-semi lang. Kung gagawin mo, gawin mo na ng 100%. Ito, tinalakay natin dyan. Chapter 5, tinapik natin dito na basta magsimula. Yung lagi natin sinasabi na just start. Basta magsimula ka.
Tinalakay natin dito kung sino ba ang pwede magnegosyo. Kasi hindi naman lahat pwede magnegosyo. Maaring ikaw, hindi ka talaga para sa negosyo. At least alam mo lang. So, nandito yon. Magnegosyo o magtrabaho. Kung namimili ka, magnenegosyo ka ba o magtatrabaho ka, nandito rin. How to begin it now? Paano mo to sisimulan ngayon na? Now na? Nandito din yun. Gawin mo na lang. Huwag ka na mag-isip. Tinalakay natin yan dito. Iba kasi isip ng isip. Discarded yan. Gawin mo na lang. So, lahat na dyan yun. Magsimula ka kung nasaan ka. Hindi yung isip pa ng isip kung anong wala ka. Kung anong meron kayo, doon ka na magsimula. Dito natin discuss ng detalyado yan. Execute your idea. Dyan din yun. Magsimula ka sa pinakamaliit. Tinalakay natin yan kung paano magsimula sa pinakamaliit. Detalyadong detalyado natin inano rito, prinoseso. Plan as you go. Yung prinsipyo natin na plan as you go. Hindi mo kailangan ng plano na plano-plano. Magplano ka habang nag-execute ka. Ano pa? Isipin mo na lang wala kang pera. Kasi mag-isip ka na mag-isip kung magkanong kapital kailangan mo. Isipin mo wala kang pera. Makakaisip ka ng paraan paano mo gawa yung bagay na yan. Yan. Wala sa laki ng kapital yan. Divide your capital. Principal. Ayan. Maraming marami pa. Pasadaan ko na lang ha. Hindi ko nabibigkasin isa-isa. Ano pa? Oop. Haba nung section na to. Okay. Next. Mahaba pa to. Chapter 7. Tungkol to sa produkto. Paggawa ng produkto. Ng malupit na produkto. Mula sa idea generation. Papunta sa idea hopping. Mangolekta ng magagandang idea. Idea na napopondohan ng ibang tao. Tinalakay natin dyan. Yung tungkol sa unique business idea. Tinalakay din natin dito. Sa everything about product. How to create a product. Nandito din. Tinalakay natin dyan. How to invent. Tinalakay din natin yan. Yung tungkol sa 10 times better na prinsipyo natin. Tinalakay natin ng malupit dito. Believe on what you are selling. Kung magbebenta ka ng produkto mo, kailangan naniniwala ka. Nandito rin yan. Magbenta ka ng mahal. Yung prinsipyo natin na ganun. Magbenta ka ng mahal. Huwag mura. Huwag cheap. Paano makabenta? Pre-sale. Nandito rin yung topic na yan. Pre-sale. Ano pa nasa libro na to? Price war. Nandito din ang price war. Detalyadong detalyado. Paano maging number one? Hindi pwedeng number two. Kailangan maging number one tayo. Nandito rin yan. Ano pa? Okay. Chapter 8. Tungkol sa mga tao. Yung mga taong sumisihumahatak sa'yo pababa. Diniscuss natin yan dahil napaka-importanting elemento ng tao. Tungkol sa mga haters. No? Napaka-importante yan. Kasi kaya ayaw natin magsimula ng negosyo dahil natatakot tayong kung ano sasabihin ng ibang tao. Tinalakay ko yan dito kasi yan ang number one na bagay kung bakit hindi nakaka-execute ng business idea yung isang tao. Tungkol sa mga bad vibes na tao. Managing employees. Tinalakay natin yan dito. Paka-importante yan. Paano i-manage yung energy mo? Napaka-importante yan yung energy para marami tayong magawa. At ang pagising ng maaga. Napaka-importante. Chapter 9. Yung mga real talk tungkol sa tunay na negosyo. Tungkol sa mga easy money business, tinalakay natin dyan. Tungkol sa mga food businesses, tinalakay natin dito. Ano tungkol sa franchise, tinalakay natin dito. Tungkol sa mga foreclosed property, tinalakay natin dito. Tungkol sa home-based business, tinalakay natin dito. Ayun, conclusion na yan. Ending. Ayan, tatrabawin na lang natin yan. So, yan yung laman ng ating unang libro, Negosyo Real Talk na libro, 200 pages. At tatapusin na nga natin siya ngayon. Kasama kayo, maglalagay tayo ng book cover. Kasama kayo, syempre. Ito yung pinaka-ending, yung book cover. Pero paano pa tayo maglalagay ng book cover dito? Ang malapit dito sa PDF element, pwede ka pang maglagay ng picture. Okay, so, magdagdag tayo ng page. Blank page. Magigay natin ng page itong libro natin. May ginawa na akong kanina cover. Ano ba itsura nun? Kaya ito yung ginawa kong cover. Kita nyo ba? Ginaya lang natin yung thumbnails natin sa YouTube. Negosyo Real Talk. Mga katotohanan kailangan mong malaman bago ka magsimula ng sarili mong negosyo. By Arvin Urubia. Yun o. No? Yan yung ilalagay natin dito sa ating PDF. So add tayo ng picture. Add image. Ano yun? Where are you?
makita. AA. Yo. Yan. You know. Oo ha. May book cover na tayo. Oo ha. You know. Maba. Talaga. Sira. You know. Ten. Alright. Oops. Yun. Tapos na ang ating libro. Kasama ko kayong tinapos. Sinimulan ito. At kasama ko rin kayong tinapos. You know. Oh, yan, may picture na tayo. Yan yung book cover natin. So, sa mga susunod na panahon o buwan, makikita nyo na yan sa mga bookstore. Tatrabahuin natin makarating sa bookstore yan. Negosyo Real Talk. Oh, yan na yun. Tapos na. Oh, yeah. Okay, so pumapatak. Oh, yan. Kompleto na ang ating libro. 200 plus pages. 5 buwan nating trinabaho yan. Woo! So, magkakaroon tayo ng e-book copy at saka ng hard copy. Sa simula, e-book muna. Tapos pag na finalize na dun sa publishing natin, dun sa printing, maging available na rin yung printing. Ay, yung hard copy. Okay, etong una nating libro, magiging regalo ko to sa ating lahat. So ilalabas natin to, magiging available to sa December 25. So ilang araw na lang. Sa December 25, i-release na natin to, pwede nyo nang makuha, pwede nang bilhin. Itong e-book, magkakahalaga ng, so kung hindi nyo na mahintay yung hard copy, pwede nyo nang bilhin yung e-book. Kung sakali naman gusto nyo talaga yung hard copy, pwede na kayong bumili, pero papadala ko muna yung e-book, tapos saka ako na lang ipapadala yung hard copy kapag available na. At nagpapasalamat tayo sa PDF Element na bigyan tayo ng libreng software nila, hindi na natin kailangan bilhin, at sa pagtitiwala nila sa ginagawa natin. At kung gusto nyo rin mag-edit ng mga PDF nyo, yung mga link nasa baba, binigyan tayo nila ng 50% discount. Kung gusto nyo lang, click nyo sa baba yung ano nila, yung mga link. Sa PDF Element, pwede nyo i-edit, i-review, i-protect, lagyan ng mga password, yung mga PDF nyo. Marami kayong magagawa. Pwede nyo check yung site nila. Pero kahit di naman, okay lang. Siyempre, nagpapasalamat ako sa inyo na sumama sa akin sa journey at sa paghihintay na itong libro natin. Inabot man ako ng 5 months sa pagtapos. Pero nandiyan pa rin kayo, hinihintay nyo pa rin yung libro natin. Yung una nating print ng hard copy, konti lang muna. Kasi hindi rin naman, malaking pondo rin yung kailangan para magpaprint ng maraming marami. So sa December 25, una-unahan na lang kung sinong una makakapagpa-reserve ng mga printed copies. Kung PDF lang naman yung, kung e-book lang naman yung interesado kayo, wala namang problema, hindi naman nauubos yun. Pero dun sa hard copies, limited lang. Kaya abangan nyo po sa December 25 yung vlog natin. Announce ko doon kung paano makakabili nung itong una nating libro. Masaya ako kasi ito yung magiging regalo ko sa inyo, itong libro na to. Kaya excited ako. Siyempre, papasalamat ako kay Lord na hindi tayo tinigilang samahan dito sa bago nating project. Nakala ko mabibigo na naman. Kala ko magiging bigo. Kala ko aayawang ko na. Tapos hindi na, baka hindi para sa akin yung pagsusulat ng libro. Pero sinamahan pa rin tayo ni Lord para eto nga. Natapos na natin. Tapos na, kasama kayo. Natapos natin tong libro. Tong unang libro. Pero simula pa lang naman to. Umpisa pa lang to. Marami pa tayong isusulat na libro na mas mga importanteng usapin. Mga kasosyo, please support itong project natin na to. Magagamit natin tong bagay na to para iisa lang yung takbo ng utak natin. Para magkakasosyo talaga tayo. Ayos? O, syempre ha, lagi kong sinasabi at pinapaalala. Trabaho tayo ng malupit. Bawal ang tamad. Ang tamad, hindi dapat pinapakain yan. Trabaho tayo. Ang tagumpay, galing sa Diyos yan. Kahit anong galing natin, kung hindi i-bless ni Lord yung trabaho na yan, yung trabaho natin, walang mangyari dyan. Kaya kailangan natin maging deserving at huwag maging mayabang na tayo ang magaling, tayong ganito. Hindi. Blessing ni Lord lahat. Sa Kanya galing lahat. Lahat. Muli kong papaalala mga kasosyo, ha? God loves you. And I love you. Salamat sa tiwala. Bye!